Abigail Wright nagsorry sa pamilya ni Francis M., pati na din sa mga taong nasaktan sa kanilang paglantad. So, ayun na nga. Nung nabayaran po kami, paglabas namin ng building, sobrang saya namin kasi hindi namin ina-expect na mabenta with that amount. Buusap pa kami, patay, baka ilabas yung pagkuha sa atin. Kaya after, diretso kami sa Loyola kasi malapit lang yun dun. In prayers and silence, pasalamat kami sa kanya. Yun ang moment na hindi ko maipaliwanag. Pero I felt Kiko led me to do that. I told him thankful si Cheska because she will follow her dreams and you're still beside her. Same day, nag-advise sa amin si Toyo na Monday daw labas ng documentation nila. Hindi po ako makatulog. Niisip ko baka mag-create ng gulo. So ayun, na-delay pa ng isang araw. Yun, ang bilis. Pagkakita ko sa phone ko, naging national issue na po ako ng buong Pilipinas. Bilis lahat ng pangyayari. Dumami puri nung una. Hanggang sa naglabasa na lahat ng emotion ng netizens. Taga ko, proud ka bet, illegitimate child. Patahimikin ko na kaluluwa ni Kiko. Napakakapal ng mukha ko. Masyadong maingay, insensitive para sa pamilya at kung ano. Para sa kalinawan po ng lahat, wala po akong pinaglalaban. Nagkataon lang, nagbenta ako ng jersey ni Kiko para suportahan ang karerang tinatahak ng anak niya. Yun lang po yun. And the rest is history. Sinasabi po ng mga tao, walang kasalanan ng anak ko, nanay dapat ang i-bash nyo. Pero di maiwasan ang duda, kumpara, at masakit nito panlalait sa anak ko na sa dami hindi ko naiisa-isahin. Ordinaryong bata lang po si Cheska na napakadaming pangarap. Mag-isa lang po ako sumusuporta sa kanya with my mom. At walang magulang ang hindi kayang gawin ang lahat para sa anak niya. Sa lahat po ng nasaktan, sa pamilya po ni Kiko, ngingi po ako ng dispensa sa lahat ng kaguluhang to. Hindi ko po pinagmamalaki ang naging pagkakasala ko. Pero tao lang po ako. Hindi ako perpekto. Hindi po ako magpe-pretend ng kung ano-ano ang ayon sa gusto ng mga mapanghusgang tao. Kung maliman po ang paglangtad namin mag-ina, I'm sorry. Pero hindi nyo ako kailangan husgahan sa kung ano lang ang nababasa nyong pinalala ng opinyon ng mga mapanghusgang tao at gumagawa ng content para lalong palalain ang sitwasyon. Naitin nyo po ako, tanggap ko yun. Pero ang paratangan nyo ng kung anak niya, anak ko, magsasalita po ako. Hindi ako maalam sa batas, pero ang tanong ko po, ang hindi alam ng nakakarami na nung nagkarelasyon kami ni Kiko, hanggang sa mamatay siya, alam ko ano ang estado ko sa buhay niya. Ayan, tinatanong niyo po, nasan ako? Noong mga panahong nagkasakit siya, buntis po ako noon. Nanganak. Naka-confine na siya noon. Nakabalik. 2 months na si Cheska. Then, hindi na siya nakalabas pa. Araw-araw po, ako ang kausap niya. Gusto ko pong pumunta, pero ayaw ko na pong dagdagan.
yung pangyayari. Ayoko nang dagdagan yung pinagdadaanan nila. Masakit, pero tulad nila, lahat kami umaasang kakayanin niya at gagaling siya. Pero hindi na niya kinaya. Nasaan po ako nung burol niya? Tanungin niyo po sila dahil lahat sila, alam nila kung sino kami ni Cheska. We were there. Ito na lang din po ang tanong na gusto ko din po sanang maliwanagan. Kung kabit po ako, nanira ako ng pamilya, sana may maglakas ng loob na sabihin na wala na sila ni Pia nung dumating ako sa buhay niya. Dalaga po ako nung naging kami ni Kiko. Nana po siya sa family residence nila for years. And wala po akong na-violate na batas sa Pilipinas dahil single po ang marital status ng partner ko hanggang sa kinamatayan niya. Ipinaliwanag sa akin ni Kiko from the start what we are facing, documents will show. Kaya ipinagpaalam niya niyan sa mami ko at saka sa pamilya ko, sa lola ko. Wala po akong hinahabol. Masyado nang matagal lahat ng nangyari. We're not expecting approval or acceptance, but respect. We are all children of God. And no label kung ano man ang origin ng pinanggalingan natin. Lahat tayo may mga pribadong problema sa mga kanya-kanya nating pamilya. And I believe we just all want the best for our children. Huwag po sanang husgahan ng isang tao. Batay sa narinig at nabasa ninyo. Alamin niyo muna ang buong kwento bago niyo siraan ang kanyang pagkatao. Please po, I hope this video will clarify all and stop hatred. Maraming salamat po.